Chang. Oh, Marge, maraming salamat, ha? Talagang hindi ka pa rin nakakalimot sa pamilya mo. Kahit may sarili ka ng pamilya. Wala yun. Tsaka pasensya na din po kayo. Yan lang nakayanan ko ngayon. Naku naman. Maraming salamat. Malaking tulong to sa akin. Marge! Marge! Sige, aalis na ako, ha? Kasi may pupunta. Oo, salamat, ha? Marge! Bakit? Eh, pera. Sinisigil ako ni kumparing Greg, eh. Kakaabot ko lang kay Chang, eh. Ipagyo naman ako, ha? Inuuno pa ibang tao. Tapos tawa mo! Nasasaktan ako. Ano pa? Ha? Ikaw, ha? Simula na nag-resign ka sa trabaho, ako rin kumakayod. Ibibigay pa yung pera sa mga kamag-anak mo na yung aleche yung kamag-anak mo, ha? Tandahan ka naman magsalita. Pamilya ko rin yun. Ganun? Ganun? Sumasagot ka na ngayon? Sumasagot ka na ngayon? Sumasagot ka na ngayon? Ha? Tuloy ko nga dito, ha? Ikaw, ha? Kung tinatanggap yung offer sa'yo sa Bahamas, eh di sana nakagaan-gaan tayo ngayon, ha? Ano bang trabaho mo doon? Waitress lang, di ba? Ang dali-dali yun, waitress lang, ha? Hindi naman ganun kadali yun. Paano yung mga anak ko maiiwan dito? Mamili ka nga, ha? Ano gusto mo? Magkakasama nga tayo dito, pero terik ang mamata natin sa gutom. O makakatulong ka sa pagganda ng buhay ng pamilya mo. Mamili ka nga! Mamili ka! Maagang naulila sa mga magulang si Marge, assistant florist sa isang flower shop sa Dangwa, para maitaguyod ang dalawang anak, mga nakakabatang kapatid, at pati ang mga tiyahing nagpalaki sa kanya. Nagpasya si Marge na lumipad patungong Bahamas para magtrabaho bilang waitress. Here's your order, sir. Maganda ka. Sir? I said maganda ka. I know that word because there is a lot of Filipinos on cruise ship with us. Filipinos are one of the kindest and most beautiful in the world. Thank you, sir. I hope to see you again here when we dock again next month. Thank you, sir. Welcome. Told you to be careful. These are not cheap. Pick them up pronto. Pare. Andiyan doon. Sir, sensya na po kayo, sir. Si Mrs. Hindi ka nakapadala. Sir, pangako. Sa susunod na buwan, babayaran ka agad kita. Ay, hindi! Di ba nung nakaraang buwan, yun din yung sinabi mo? Ala, bayad! Saan yung pera ko? Alam mo naman, sir, yung bilihin ngayon, nagmahal. Eh, konti mo ibili, eh. Konti lang kita, sir, eh. Wala akong pakialam dyan, ha? Sa susunod na buwan, pag hindi ka pa nagbayad, magsisisi ka. Ha? Tandaan mo yan! Tandaan na po. Hello, mahal. Marge, hindi naman pwedeng tuwing tumatawag ka sa akin. Umiiyak ka. Hindi naman. Namamiss ko lang kayo ng mga bata. Marge, konting sakripisyo naman, no? Mahal-mahal ng mga bayarin dito. Mabayad ka sa tubig, kuryente, kung ano-ano pa. Hindi sapat yung kinikita ko dito sa palengke. Hindi tayo pwedeng ganito, eh. Kailan mo alang-alang sa'yo, tsaka sa mga bata. Marge. Sige na, ha? Eh, may di-deliver pa ako mga pork chop dito. Naghihintay na yung di-deliveran ko. O sige. Rodrigo? O sige, ha? Babay na, ha? Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Mahal na mahal din kita. March. Sige na. Mahal pa tong overseas call natin. Sige na, babay. Janet!
Baby! Ay, kumusta ka? Kumusta to? Kumusta to? Ha? Kumusta ko? Kumusta ka? Namiss kita eh, no? Namiss kita. Kumusta ka? Mas namiss kita. Grabe ka! Ang sabi mo, isang linggo ka lang mawawala. Kailangan man rumakit eh. Kaya mo na. Marami yung pasalubong sa inyo. Dalig mo yun, pasalubong ka. Halika, halika, halika. Tingnan natin, tingnan natin. Marami tayong ano, pwedeng makain ng marami. Ginny, go outside. Come back after 30 minutes. Sir, what are you doing? Shut up and keep quiet. No, 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 no! Help! Please, please, don't let me help! Get away from her! We will report you. Are you okay, honey? Did he do anything? No, no, thank you. Hey, dali. Saktong-sakto pala yung pagdating ko, ha? Papunta kayo sa school. O, eto. Eto yung mga baon nyo. O, eto. Ikaw nang mga kuya. Makabait kayong dalawa, ha? Kiss na kaya, ano? Kay tatay. Kiss, kiss, kiss. Makabait, ha? Salamat po, tay. Wala nga naman. Ah, sige, mag-iingat kayong dalawa. Ha? Huwag mong pabayaan ang kapatid mo, ha? Apo. Ingat. Saan ka na naman ang galing kagabi? Magdamag nagantay ang mga anak mo. Pwede ba, ha? Ibigay na natin sa asawa ko yung paninita. Pati ba naman ikaw? Pakikialaman tong buhay ko. Nako, Rodrigo. Hindi po pwede yung ganyan. Hindi ko mawala dito si Marge, eh magbubuhay binata ka na. Tsaka nga pala, asan mga pinadadala niya? Ayun! Lumabas din ang totoo! Pagdating sa pera, diyan ka magaling! Hoy, ako yung asawa, ha? Tandaan mo, ako ang asawa. Kung dati-dati si Marge, pumapayag siya na para kayong may sahod pagdating ng sweldo namin, ngayon, hindi na pwede yun. Ha? Ako, asawa. Kapal na mukha mo. Ako na nga itong nagmamalasakit eh. Ako pa itong masama? Wow, nagmamalasakit! Makaalis na nga. Doon na wakain sa karinderiya. Nakakabisi ng araw dito. Mari, maraming salamat dito sa mga pasalubong mo, ha? Ay, naku, wala yun. Masyado ka ng busy para... Ay, naku. Madalaw ka namin dito sa Cavite. Ay, naku talaga naman, Mari. Busy na nga ako talaga ngayon eh. Kasi nag-aalaga ako ng dalawang batang anak ng pamangkin ko. Si Marge ba? Eh, sabi niya, may bibigay daw siya dito. Kaya pumunta na ako dito. Siningit ko na nga yung mga regalo ko para sa mga inaanak ko. Baka na talaga ngayon, Mari. Ha? Hindi ka na ma-reach. Naku, ito naman iba naman. Si Rodrigo yun ah. Lalakwat siya na naman. Iniwan na naman yung pwesto. Sino si Rodrigo Mare? Yung asawa ng pamangkin ko? Naku, Diyos ko, Diyos pro santo. Sabi ko na nga ba, may kulasisi yan. Para trending pa. Puno ko ng video. Balik ako next time. Hello, Chang. Ba't na ba kayo tumawag? Di ba sinabi ko sa inyo, magte-text muna kayo. Bawal makipag-chismisan sa amin dito. Pinag-iinita na nga ako. Importante kasi, Marge.
may kailangan kang malaman. Ang asawa mo may kinakalantari ng iba. Gaya ngayon, wala na naman siya sa pwesto niya. Pati mga anak ninyo, pinababayaan niya na. Tiyan, alam niyo namang hirap na ako dito. Huwag naman kayong gumagawa ng kwento. Lulukuhin ba kita? Tiyahin mo ako, siyempre kampi ako sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, may ipadadala ako sa'yo. You know that's a violation. I could have you fired for that. But I'm willing to let it pass if you... Sir, stop it! You know I can have you deported. And I can also have you put in jail if you don't stop what you're doing. Excuse me. Hello. Sagutin mo to. Sabihin mo sa akin hindi totoong lahat. Hello? Hello? Sino po sila? Sino to? Si Fiona po. Nasaan si Rodrigo? Pa! Papa! May naghahanap sa'yo! Sino daw? Susunod ah. Huwag mong galamin ang telepono ko. Opo. Ah, sige. Doon ka muna. Hello? Siyang umuwi ng Pilipinas si Marge sa pag-asang muling magpainit ang lumamig na pagsasama nilang mag-asawa. Pero sa kabila ng lahat, nadama ni Marge na tila may nagbago na at hindi maganda ang kanyang kutob. Agad-agad gumawa ng paraan para tuklasin kung ano nga ba ang tinatago ng kanyang asawa. Bigyan mo na dito. Oh. Ayan, oh. Sa'yo yan, ha? Bigyan mo na sa kapatid mo yun. Yan, o. Oh. Ito sa'yo, o. Oh. Bukas mo na kaya ayusin to. Magpahinga ka na muna. Sige, ho, Chang. Mahal? Pinagluto kita ng mga paborito mo yan. Ayan, tuyo, kamatis, adobong bawot, itlog, tsaka hotdog. Alam ko, na-miss mo yan, eh. Meron din pala nila. May extra ka pa dyan. Kailangan ko si bayarin yung pwesto natin ngayon eh. Ngayon kasi yung bayaran ng renta. Babayaran ko siya pagka deliver ko ng mga karne ng baboy. Alexis, nakapabot ng bag. Sigurado ka? Okay lang? Ay, salamat ah. Una na pala ako kasi wala ko ng bayaran. Tsaka para maraming benta natin. Mahal, kain ka lang ah. Mga anak, una na ako ah. Alagaan niyo siya. Oh, alagaan niyo yung nanay niyo ah. Ayan, kain rin kayo. Bye-bye! Chang, tayo ko munang bahala dito. Gulay! Marge! Dumating ka na pala! Nasaan si Rodrigo? Naku, hindi ko alam dyan sa asawa mo yung pwesto nyo. Lagi yung sarado. Ganun ba? Oo. Akala ko nga nag-iba na kayo ng negosyo. Tsaka yung asawa mo, baunyan sa utang.
Kahit pala nandito ako, hindi ka talaga titigil sa kalokohan mo, no? Saka galing? Sa pa? Yan sa trabaho. Galing ako ng palengke kanina. Wala ka doon. Saradong tindahan. Akala ko ba pareho tayong kakayod? Eh bakit parang ako lang yung nahihirapan at ikaw nagpapasasa? Nagpapakasaya? Ano ba sa tingin mo sa akin, ha? Meron akong mina ng ginto at hindi ako maubusan ng pera. Alam mo, Marge, gabing-gabi na, pagod na ako. Gusto ko ng katahimikan, utang na loob. Saan mo dinadala ang pera na pinaghihirapan ko? Hindi ako nagpapakapagod ng papakahirap sa abroad. Para lang meron kang ibigay sa babae mo! Ayun. Ayun! Lumabas din ang totoo. Lumabas din pinuputok ng butsim. Kasi hanggang ngayon, naniniwala ka siya sa tita mong paka-alamera. Alam mo, sa tingin ko, gusto niya maghiwalay tayong dalawa eh. Para masolo niya lahat ng pera mo. Alam mo kung ako sa'yo, umamin ka na lang para matapos na to. Wala namang katotohanan yung mga sinasabi mo. Nung wala ka dito, nasa Bahamas ka. Napakasarap ng buhay namin dito. Napakatahimik ng buhay namin. Walang dadaan ng dada. Talaga? Oo. So ngayong nandito ako, nagugulo ko pala ang buhay mo at ang babae mo. Nakakainis ka na! Isa pa! Isa pa! Hindi na kita uuwihan dito! Alam mo ha! Sa akto ni Marge ang asawa na may iba palang pamilya, agad nakipaghiwalay si Marge at sinampahan niya ng kasong bigamy ang asawa. Sa ilalim ng batas, itunuturing pa rin na agrabyado at nabiktima si Marge kahit pa pangalawang asawa lang siya. Marge, pumunta lang ako dito para kunin ko yung gamit ko. Ayoko ng gulo, ha? Ayoko ng away. Ayaw mo ng gulo? Ikaw ang nagsimula ng gulong to! Ma! Tama na po! Huwag na kayong mag-away! Anak, dun muna kayo sa taas muna kayo para mag-usap kayo ng mama mo. Usapang matanda lang. Hindi! Dito lang sila! Para malaman nila yung totoo! Malaman nila kung anong klasikong tao! Gusto mo umalis? Lalayasan mo kami ng mga anak mo? Ha? Pagkatapos mo akong lokohin? Pagkatapos mo akong hut-hutan ng pera? O na pakinihintay mo? Umalis ka na.
Bakit? Akala mo magmamakaawa ko sa'yo? Hindi! Ayan. Ayan ang gamit mo. Ha? Lumayas ka. Lumayas ka! Layas! Aalis talaga ako. Kasi hindi na kita matiis. Babalikan pa rin tunay kong asawa. O di umalis ka, dahil wala akong pakialam sa'yo, magsama pa kayo sa impyerno! At kung inaakala mo magpapakatama pa rin ako, ha? Nagkakamali ka. Kakasuhan ko kayo. Sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan! Alis! Janet? Janet? Ayop ka! Niloko mo ako, Rodrigo. Pinakasalan mo yung babaeng yun. Akala ko ako lang yung minahal mo. Janet, nandito na nga ako eh. Pwede na tayo magsama. Janet, ano ka ba? Iniwan ko na si Marge para sa'yo. Maawa ka na sa akin, no? At bakit ako maaawa sa'yo? Porkit iniwan mo yung babae mo at ako yung pinili mo? Rodrigo, tama na. Tapos na yung panahon ng pananakit mo. At tapos na rin tayo. Janet, napasukin mo ako! Nakakawala mo na, Janet! 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 Mawala kayong 30 babae! Ayop! Magkagamit lang kayo eh! Tapos iiwan nyo rin ako! Inamit nyo lang yung katawan ko! Ayop kayo! Ayop! Ayop! Hindi ko kailangan ng babae! Hindi ko kailangan! Babae! Hindi na nakabayad ng utang mo ah! Ah, gusto magbayad! Nakakalimot ka na! Jeff, kalimot na. Wala lang akong pera ngayon na. Pero sabihin ko sa inyo, meron akong dalawang asawa. Ang isa, galing sa ibang bansa. Napakadaming pera. Pabayaran kayo, ha? Pabayaran kayo. Pero huwag ka lang magmadali. Huwag kang atat, ha? Huwag kang atat! Babayaran kita! Luwag ko to, ha? Aray! Aray! Oh! Tay, kamusta ka na? Ayos lang. Asan ang mama niyo? Nakaumakit kayo sa taas nung kayo nakapatid mo sa kwarto. Tinila ka ng tanod dito kagabi. Pasalamat ka sa mga anak mo na kaiusap sa akin. Marge. Ilalaban ko yung kaso. Mabulok ka sa kulungan. Marge. Alam ko, napakasakit ng ginawa ko sa'yo. Marge, sana naman patawarin mo ako. Ang pagpapatawad, binibigay sa tamang panahon. Sa tamang tao.
yung deserving. Hindi sa katulad mo na manluloko, sinungaling at manggagamit. Mars naman, oh. Mars, 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 na naawa ka sa akin. Bakit? Sa akin ba naawa ka? Ngayon, paiyak-iyak ka. Sana naisip mo yan bago mo ginawa ang mga ginawa mo sa akin. Magdusa ka. Mars! 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 Sa bandang huli, nakiusap na lang ang asawa niya na iurong na lang ang kaso alang-alang sa kanilang mga anak. Pumayag naman si Marge sa kondisyong ipapaanal o ipapawalang bisa ang kasal nila at hindi na uli ito magpapakita sa kanila. Ngayon, nagbalik uli sa Bahamas si Marge para magsimula ng bagong buhay at bumuo muli ng bagong pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Ma, ang ganda naman dito. Gusto ko titira dito. Alam mo, maganda talaga dito sa isla. Bakit gusto niya ba parating kasama si Mama? Oo nga, Ma. Sana po, pag-uwi natin, hindi na po kayo babalik dito. Anak, huwag kayong mag-alala. Kahit nasaan man ako, parating naman kayong nasa puso ko at hindi ko kayo pababayaan. Basta pangako ko, babawi ako sa inyo, okay? Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon. Ako po si Marian Rivera.